Hi guys! Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. Kumusta ang lahat? Sa video ito ay ipapakita ko yung pagre-rep ako ng aking biniling asin. Ayan, bumili ako ng isang sakong asin sa palengke worth of 300 pesos. Doon sa kilo, hindi lang ako sure sa kung ilang kilo to. So, ayan, sisimulan natin at nabuksan ko na nga yung sako ng asin at ayan yung aking ginagamit na kilohan dito. So, pang 3 kilos lang yung ano niyan, yung capacity. So, ayan, bago natin pagpatuloy ito, kung bago ka pala dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, pakilike na rin ang video ito. Sama mo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pa mga videos. Maraming salamat. Dahil malapit na magbagong taon at in demand na yung mga asin, dahil alam naman natin na yung asin ay hindi lang naman ginagamit natin para sa pagkain. Ginagamit din natin yung asin sa iba't ibang paraan. So, ayan. Kaya isang sako na yung binili natin para medyo maramarami at isang bagsakan lang yung aking pagre-repa. Noong unang panahon pa lang, ito na yung ginagamit na pampalasa sa pagkain ng ating mga ninuno. Syempre, hindi pa naman uso nun yung mga ginagamit natin ngayon na seasoning. Ginagamit din ito na pamburo para yung ating pagkain ay tumagal. Ingat din pala tayo sa sobrang paggamit ng asin kasi alam naman natin, di ba, pagka sobra, talaga nakakasama. So, ayan, ang labis na paggamit ng asin, guys, ay sa mga hindi pa nakakaalam, ay nakaka-alta presyon sa dugo at sakit sa bato. Pero despite nyan, ay may magandang dulot sa atin ang asin. May magandang dulot ang asin sa katawan natin. Nakapag-re-regulate ito ng daloy ng dugo sa ating katawan. At nagpapaganda rin pala ito ng kondisyon ng ating mga muscle. Ayun, learning 101. Pero alam nyo ba, ang pinakagusto kong gamit sa asin ay yung pampaalis ng malas at saka pampaswerte sa buhay. So ito guys, natutunan ko to dun sa Yumao kong Bianan. So siya nagtuturo sa akin ng mga ganitong mga gawain. May lahing Chinese kasi sila, tapos mga negosyante. Pag may bagong negosyo na bubuksan ng pamilya, ang ginagawa nun, laging pinapaalala sa amin saka sa mga kapatid ni Mister na kailangan una mong ilalagay ay asin. Kasi nga, nagtataboy daw ito ng malas at humahatak naman ng swerte. Parehas lang din, pagka halimbawa lilipat ng bagong tirahan, ganun din yung pinapagawa niya sa amin. Kailangan maunang ipasok yung lagayan ng asin at saka yung lagayan ng bigas. At syempre, kailangan puno yun. Kaya yung mga ganong pamahiin at saka ritual or gawain ay tumatak talaga sa akin yun guys. Tapos ito pa pala, idagdag ko lang. Pagka magpapalit na yung taon, bago mag alas 12 ng hating gabi, bago magpalit yung taon, kailangan puno yung iyong asinan, puno yung lagayan ng iyong bigas. Para daw yung pagpasok ng taon ay masagana na kaagad at buong taon daw ay hindi ka mauubusan ng ng biyaya. Kung kapusin man ay bitin, ganun, hindi totally talaga mawawalan ka. Mawalan man, pero yun nga sabi niya, bitin daw, ganun yung kanyang pagkakasabi sa akin. Bali, ang ibig sabihin ni nanay doon sa bitin, na sinasabi niya, ay kung mawalan ka man, ay hindi masasaib. Ganun. Wala namang masama kung maniniwala at wala rin namang mawawala kung susundin natin yung mga makalumang paniniwala. Pero ang gaan lang talaga din sa pakiramdam pagka nakikita mong puno yung iyong mga asinan, yung iyong bigasan. Ang sarap kaya sa pakiramdam. Yung asin nga pala, ginagamit ko rin yung pantaboy ng mga langgam. Kasi pagka minsan, maraming langgam doon sa tindahan. So, yun, binubudburan lang natin ng asin yung kanilang dinadaanan. Tapos yun, nawawala na. Yung iba, naglalagay ng ng asin na may kasamang laurel sa kanilang wallet. Pampaswerte daw yun. At ito pa guys, para mataboy daw yung mga malas at
para maitabo yung mga negatibong enerhiya. Maglagay daw ng garapon na may tubig at suka at asin sa may labas ng pinto para mahigop yung mga negatibong enerhiya. Tulad nga nung sinabi ko kanina, wala nang masama kung tayo maniniwala at wala rin naman masama kung susubukan natin. Ang importante doon, kumikilos tayo, gumagawa tayo, sinisipagan natin, inagalingan natin yung ating diskarte sa araw-araw, at higit sa lahat, syempre, yung lagi tayong tumatawag sa Diyos. Akala ko magre-repack lang ako ng asin dito, yung pala magbibigay na rin ako ng tips na pampaswerte ngayong darating na bagong taon. Ayan, baka gusto nyong i-try, guys. Walang masama kung susubukan. Ayan, nakatapos din ako mag-repack, guys. Ito yung natira, kikiluhin ko muna. Nagtira talaga ako para pang sarili namin. So, ayan, nalagyan. O, yan, sakto yan, ha. Nalagyan natin yung natira. Oh my God. Wait lang. Ayan, yun siya. Oops, rebalance. So, yung kilohan ko kaya hanggang 3 kilo. So, ayan siya. Ayan. 2.5. Ayan. 2.5 siya. So, yun yung natira. At yan ang pasarili namin. Panggamit. At yan aayusin ko na. Ipapatas ko na ng maayos. So, sa 1 kilo, 10 piraso yung nagawa. Sa kalahating kilo, 47 lang nagawa ko. Tapos dito sa pang 2 pesos ko, yan, hindi na ako nagbebenta ng piso kasi sayang yung plastic. Piso-piso lang. So ayan, ginawa na natin dos. Naintindihan naman nila yun kasi talaga nagtaas ang mga bilihin. Pero malaki pa rin naman yung aking packaging. Ayan, 2 pesos. Sa ating 2 pesos, 50 pieces yung nagawa ko. So, ayan, iaayos ko. At may natira akong 2.5 kilos na gagamitin ko naman doon sa amin. Thank you.
At after ng asin, meron pa ako ditong relapake, miswa at saka, harina at cornstarch. Ayan, sasaping ko to para pangsahod dito sa miswa. So, yung pagre-rep ako ng miswa, guys, ay hindi ko na siya hinahati. At ang gamit ko sa pagre-rep ng miswa ay itong white forest. Ito yung ginagamit ko rin pang gawa ng yellow. Ayan, ngayong araw na to, sunod-sunod yung aking mga nire-repak. Para isang bagsakan lang. So, ayan. Ganito yung pagre-repak ng miswa, guys. So, ayan. Kunin mo yan, bawat isang ganyan. Then, shoot. Ayan, Tapos, tatanggalan ng hangin. Ng hangin, flap na siya. Para hindi siya mabilis lumambot. Kaya kailangan patanggalan siya ng hangin. So, ayun. Ayan, buhol na yung dulo. So, ganyan. Ayan siya. 8 pesos nga pala yung isa nito. Sambuyan, hindi ko na siya hinahati. Sa wakas, nakatapos din ako na aking mga ripakin. Medyo naipon yung aking mga ripakin, guys. Actually, yung yung asin na yan, siguro mga 5 days na yan dito sa akin. Ngayon ko lang siya nabigyan ng oras. So, ayan, sa dami kasi natin ng trabaho sa araw-araw. Minsan, hindi ko na talaga alam kung alin yung aking uunahin. Pero, okay lang, ayan, at least nagawa ko na ngayon. Kaya, medyo gumaan na naman na aking pakiramdam at nabawasan na naman yung aking mga gawain. So, ayan, maraming salamat sa nakarating dito sa bandang dulo ng aking video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na. Pakilik na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Again, thank you for watching. God bless us all. And always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe, everyone. Merry Christmas and advance. Happy New Year!